Handa ka na bang tuklasin ang hiwaga at misteryo na buwabalo sa mundo na? Kababalaban! Hello sis! Magandang araw sa iyo at sa lahat ng tagapakinig. Ang aking kwentong ibabahagi ay paborito ng lahat, ang kwentong aswang. Taong 90s, sa aming probinsya, sa mother side ko, merong isang aswang nagabunan. Meron itong dalawang anak, subalit walang kamalay-malay na may lahi silang aswang. Ang panganay niya ay si Jose. Halos kaibigan naman niya lahat ng taga doon sa kanilang baryo, dahil mabait at marunong makisama. At meron itong bunsong kapatid na babae na nagkaroon na ng kasintahan. Ngunit isang araw, naging broken-hearted ito. Nalaman na lamang ng kuya niya na iniwan na siya. Dahil may lahi daw silang aswang, hindi na sinabi ng nobyo niya kung sino ang nagsabi sa kanya tungkol sa pamilya nila. Hindi na nagulat si Jose dahil minsan nung nagkainuman sila ng mga kabarkada niya, biniro ito ng isa sa mga tropa tungkol sa nanay niyang aswang. Dahil na din sa kalasingan, pero binaliwala lang yun ni Jose dahil hindi naman siya pikon at ayaw niya ng gulo. Kaya isang araw, inalam niya talaga ang katotohanan. Minatsyagan niya ang kanyang ina. Nagtagumpay ito. Nahuli niya mismo ang kanyang ina na lumipad at dumaan sa bintana. Laking gulat niya at hindi niya matanggap sa sarili na aswang ang kanyang ina. Kaya pala iniwan sila ng kanyang ama dahil na rin sa may lahing aswang ang kanyang ina. At sa di naglaon, nalaman na din ng bunsong kapatid. Lumuwas ito ng Maynila at doon na nagtrabaho. Lumayo siya sa kanyang ina. At si Jose naman, lumayas na din sa kanilang bahay. Ngunit, paminsan-minsan, pinapasyalan niya rin ang kanyang mahal na ina. Si Jose ay nakatira na sa kumbento. Nagtatrabaho siya doon sa simbahan. Dito na po muna natin tatapusin ang kwento. Sana magpadala ka ulit ng karugtong sender kung ano ang nangyari sa ina ni Jose at kung sino ang nagmana ng pagiging aswang nito. Thank you, Sis Anne, sa pagbahagi ng kwento mo. At sana'y mapagbigyan mo kami sa aming hiling na magbahagi ka ulit para malaman natin kung ano ang nangyari sa nanay ni Jose, kung sino nga bang nagmana sa pagiging aswang niya. At sa mga bago pa lang man po sa channel natin, huwag pong kalimutang mag-subscribe, like, share at comment. And please hit that notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong kwentong ating ibabahagi. Sa mga bagong subscriber pa lamang po, welcome po sa channel natin. Sana po mag-enjoy kayo sa pakikinig ng mga story ang ating ibinabahagi dito. At sa mga gusto rin pong magbahagi ng kanilang kababalaghan story, mag-email lamang po kayo sa mundonangkababalaghan@gmail.com. Maraming salamat po ulit sa lahat at God bless!